Hello mga kabayan, kumusta kayo? Nagbabalik po, Analisa Reality Vlog. Welcome po sa aking YouTube channel, doon po sa mga bagong pasok. Salamat po sa suporta ninyo. To my silent viewers, mga nagla-like, nagko-comment, at saka nagsishare po, maraming salamat. At yung reaction ko po ngayon ay patungkol po dito sa pagpunta nila Pinuno Kabusiness kay Aldrin. May connection po ito doon sa fake account na nag-create po at ginamit ngayon yung pangalan ni Pinuno Kabusiness. Pero bago yun, please support po Kabusiness Official, Papa Dins TV, and the Kabusiness Family. At saka yung mga kagungs po natin na pito, at sa akin na rin po mga kasamahan mga reactors. So yun po si tayo sa aking reaction. So pinanood ko yung video na to. So habang tinitingnan ko si Aldrin, ito po yung batang tinulungan nga nila Pinuno Kabusiness nung mga tagal na rin, mga taon na rin, na nandun siya naka-stay sa McDonald's. Doon siya napaka-ano to kasi to eh. May background to na hindi nagsasabi ng katotohanan. Marunong siyang mag-imbento ng kwento. Kaya ito ngayon, dito sa naging fake account na ginamit yung picture o yung logo ni Kabusiness, Kabusiness Official, and then pati yung pangalan na Kabusiness Official, pero magkaiba lang yung pagkakasulat. Kasi yung sa kanya, capital letter, then yung K, capital letter, then small letter yung iba, then mayroong dot, official. So yung kay Pinuno, yung original talaga, at sign, and then Kabusiness Official, dikit-dikit na yung lahat, at puro ano lang siya, small letters. So ngayon, bakit nagpunta sila? Pinuno Kabusiness, sinanap dito si Aldrin. Kasi, yun nga dun sa nag-comment na si, sabi niya na siya daw si, at kilala daw niya si Aldrin. Kaya, gumawa ng parang sila Pinuno. Siyempre, baka mamaya kung ano pa mangyari, gamitin yung kanyang pangalan sa hindi maganda. So, masisiraan ito si Pinuno Kabusiness na wala siya. Hindi naman siya yun. Diba? So, tinitingnan ko yung mukha ni Aldrin habang nagsasalita siya. At nung tinanong ni Pinuno, tapos pinakita niya yung video doon na tapos yung mga conversation o yung comment, na, hindi raw siya yon, hindi siya. So ngayon, ang ano dito, kasi nung tiningnan ko ulit yung account, kasi from Kabusiness Official, ginawang Rick Aningat, and then ginawang Raymond Sayas. So itong Raymond Sayas, kasi doon sa comment section, ang lalabas lang at Kabusiness Kabusiness.official, yun lang ang lalabas. So kung yung iba, hindi talaga sila, hindi nila titingnan mabuti yun, iisipin talaga na si Pinuno Kabusiness yan. So kung titingnan niyo po yung main niya talaga, doon sa kanyang account talaga, doon sa umpisa niya, ang nakalagay doon is Raymond Sayas. Ito yung tanong ko. Ito ba si Raymond Sayas na to eh, totoo? Kasi nabanggit dito ni ano eh, nung tinanong ito ni Pinuno si Aldrin na lang, hindi rin nga daw siya, nagagawa daw siya ng mga fake account sa Facebook. So ibig sabihin nun, mayroon siyang idea paano gumawa ng mga fake account. Although sinabi niya sa Facebook, hindi naman tayo magbibintang kasi wala naman tayong ano, proof na siya talaga yun. Although parang pinaglalaruan ng Kabusiness Official sa nangyayari ito. So, tinignan ko din, nag-search ako, doon sa pangalan na Raymond Sayas, tinignan ko sa FB, tinignan ko sa Google, may mga lumalabas, kaya lang, imposible na sila yun. Wala, malayo eh. At saka, tinignan ko din yung mga upload nila. Wala doon yung mga bata. Iba. Kasi nung una, naisip namin yun eh. Naisip ko din yung mga, na-screenshot ko yung naka-upload doon, nung hindi pati dinidelete. Tinignan ko yung bata, tapos doon sa mga na-research ko na Raymond Sayas, Hindi siya. So may posibilidad talaga na mayroong naglalaro, mayroong ginugood time ito si Pinuno Kabusiness. So siguro kung talagang pagtutuunan ng pansin, matitrace talaga. Kasi itong huli lang, yung last na ano niya, ginamit na profile, nakita rin ito ni Papa Dins nung nasa live sila, coins. Pero ngayon hindi na coins, pinalitan niya. Naka-circle siya, tapos nung nag-zoom in ako, parang 4G, parang signal na lang siya, parang ganun na lang. So, sino kaya ang nasa likod ng ganito, ano, na account na to? Pero sana, kasi hindi pa rin niya natatanggal yung ano eh, at Kabusiness Official, nandoon pa rin eh. Although Raymond Sayas na yung nakalagay. So, kung yung nag-comment doon na si Raymond Sayas, kung sino man yun siya,
sana makipag-usap or makipagkita siya kay Pinuno Kabusiness na nakiklaim na sa kanya daw yung account at ginamit yung kanyang mga anak. Kasi doon lang natin malalaman or doon lang talaga yun ang kasagutan kung sino talaga ang gumawa ng account. Sino yung naglalaro or nanggagamit kay Pinuno Kabusiness through doon sa account na yun. Kasi mahirap eh. Alam naman natin kilala na si Kabusiness, tapos pag nag-comment na doon sa ibang mga video na hindi maganda, so masisiraan ito si Pinuno kasi ginamit yung pangalan. Kung hindi magiging mapagmatsyag yung titingin doon sa comment section na yun. So yun lang yun sa akin. Ano? Nagtataka lang talaga ako. Sana lumabas nga talaga. Importante ito eh. Na lumabas yung Raymond Sayas kung totoong meron siya. So tinitingnan ko yung kilos ni Aldrin, tapos yung facial expression niya. Parang naaalala ko yung dati na nagsisinungaling siya kay Pinuno Kabusiness, Kabusiness family. Magaling tong batang ito eh. Para dun sa mga hindi nakakagilala sa kanya, balikan niyo po yung mga upload ni Pinuno tungkol dun sa bata na nakita nila sa McDonald's. Ibang klase siya eh. Sabi nga niya, medyo naiiyak na daw siya, pero hindi siya iiyak habang kinakausap doon ni Pinuno Kabusiness. Pero ang tigas ng mukha. Yun ang masasabi ko. Ang tigas ng mukha niya. Talagang, ewan ko ha, pero para sa akin, nararamdaman ko, nahalata ako na parang meron siyang ginawa na mali. Ang tigas eh. Taas noon siya eh. Tapos ang grabe yung panga niya. Kaya lang, iniisip ko ngayon, doon sa trabaho niya, sana hindi maapektuhan dahil doon sa nangyari na pumunta nga doon sila Pinuno Kabusiness. Ayun, nagtanong patungkol doon eh. Kasi baka mamaya yung may-ari magbusisi kung sino talaga si Aldrin. Diba? Kawawa naman yung bata. Baka mamaya itanggalin sa trabaho. Dahil malalaman nila kung ano yung history. Unless, alam na ng kanyang amo na ganun siya. Diba? Kaya, sana, Aldrin, kung hindi man talaga ikaw yun, at kung sino man yung nasa likod na yun na nagpakilala na sa kanya yung account, lumabas ka na para malinis din yung pangalan ni Aldrin. Kasi binanggit mo eh, sabi mo kilala mo si Aldrin na ginamit yung iyong anak, ginamit yung iyong account. Kasi yun lang, kailangan malinis yung pangalan dito ng batang ito. Kawawa naman siya kung hindi nga talaga siya yun. Diba? So kung walang lumabas na Raymond Sayas, ano sa tingin ninyo ang magiging conclusion ninyo? Possible ba na si Aldrin pa rin yun? Yung nagpangkap na Raymond Sayas? Na pinaiikot-ikot niya si Pinuno Kabusiness? O tayo yung mga nanonood? O yung mga nagko-comment? Mga supporters ni Pinuno? Kasi magaling talaga yung batang to. So yun lang yun sa akin. Ano? Maraming salamat sa patuloy na suporta ninyo. Ay, by the way, sa lahat po ng mga nakasuporta sa akin, mapapansin ninyo, wala ho akong ads. Kasi po, yung pin ko, hindi dumating, nawawala. Nag-request pa ako ng panibago. Siguro dahil sa malayo kami, nasa Cebu, baka nagkapatong-patungan lang yung aking Google AdSense, kaya wala pa. Request pa ako ng panibago. Pero, tuloy po yung buhay. Tuloy-tuloy po ako mag-upload kahit wala hong ads. Kasi nakakamiss din kayo eh. Ay, okay lang ho sa akin. Na support po tayo sa Kabusiness Official, kay Papa ni Steve at sa Kabusiness Family. And please, a shoutout ko po yung aking mga kasama mga reactors. Anime Reactors TV, Taong Gala, Kalingap Turak, Ma'am Players Channel, Almeda Mix Vlog, kumusta ka na kabayan sa iyong bakasyon, Katangay PLC at saka si MK Inday Ocry. And shoutout po sa aking mga masugid at patuloy yung sumusuporta sa akin, Kabayan Jessie Lucas, Ma'am Sarah, Ate Ems, Ma'am Maria Luisa Cartalaba at saka si Ma'am Jessica po, yung iyong kaibigan. At syempre si Ate Marilyn, good morning. At sa aking pinsan, si World Tradition na Luday, kumusta kayo dyan sa Thailand? And sa aking kababayan, Julie Pardalis Vlog, kabayan, kamusta ka na? Ate Ninet Recta, kabayan na si Pascual, Ma'am Marilyn Cabanilla at saka si Ma'am Marilinda Navarrete. At saka yung iba pa ho dyan na patuloy na nag-engage, nanonood sa aking maginagawang reaction. Maraming salamat po sa inyo. Tuloy ang buhay, huwag po tayong mag-give up. May ads o wala, go tayo ng go. Okay lang yan, ba? Importante, na-exercise yung isip. Kung ano yung nandito sa puso, nilalabas natin base doon sa mga napapanood. Good vibes lang po tayo.
At marami po akong gagawing reaction kahit wala ho akong ads. Tuloy-tuloy po. So, ingat po tayong lahat, ano, mga kababayan, ang mga nag-schooling na dyan, ang mga bata, mag-aral lang mabuti. Pangalawang araw na ngayon. So, shoutout po sa lahat ng mga teachers sa buong Pilipinas, sa buong mundo. Kayo po yung malaking tulong sa aming mga anak. Lalo't katulad namin ng mga malalayo, kayo po yung kanilang pangalawang magulang. Kaya maraming salamat po sa pagtuturo ninyo, pag-share ng inyong mga kaalaman. So mag-ingat po tayong lahat, ano, hanggang dito na muna. To God be the glory.